Ako nga po pala si Elsen Magdaom, 44 years old. So ko lang po i-share sa inyo ang experience ko dahil ako po may cervical cancer stage 3 po. Noong October 2022, ako po ay nagpa-trans-B at ang result po ng trans-B na lumabas sa akin ay rule out malignancy, which is ang sabi ng OB ko ay pupunta sa cancer. Hindi po ako naniwala kasi kapag sinabi pong cancer, ang magiging mindset natin ay mamatay na. So nagpa-second opinion ako noong November 11, 2022 at the same time din po nung ako'y nagpa-trans-B, same din po ang lumabas na result katulad nung unang trans-B na lumabas sa trans-B na resulta. So, ang ginawa ko po, dahil pareha sila ng sinabi, nagpa-biopsy ako ng January. So, January 2023, lumabas ang result ng biopsy ko na meron nga po akong stage 3 cervical cancer. Then after noon, syempre hindi na ako mapakali. Noong October pa lang, ginawa ng nanay ko, bumili na siya ng barley, spirulina. 4 months akong nag-take ng dalawang product na yun. Pero hindi talaga nawala ang heavy bleeding at sobrang sakit na nararamdaman ko. Hanggang sa nakita ko sa Facebook si Chanda, isang agent. So meaning, nag-curious ako, gusto kong tumuklas ng ibang gamot na pwede kong i-take para mawala yung heavy bleeding ko. Ayun nga, nakita ko yung number ng agent at si Chanda yun. Kinonta ko siya. Then walang kaabog-abog kinabukasan, pumunta siya. March 29, 2023, nang nag-start akong mag-take ng D-placenta. Noong April 11, magkakaroon o magkakandak ng CT scan chest abdomen sa akin. 9 days pa lang, nawala na yung pain at heavy bleeding ko. Hindi na ako gumagamit ng diaper para lang maano yung pagdudugo. Heavy pagdudugo talaga. So 9 days, magmula nung March 29 hanggang April 11, nawala na yung pain, nawala na rin yung bleeding. Then nung araw ng CT scan ko, nung April 11, sinalang na ako sa laboratory ng CT scan. At doon nung ika-apat na labas-masok ko sa lab, lumabas ang doktor at tinanong ako kung ako ba daw na chemotherapy o na radiation. Ang sabi ko po ay hindi. Then pumasok uli ang doktor sa loob. Mga 6 na beses po akong labas-masok sa CT scan, lumabas uli ang doktor at tinanong po nila uli ako at ang tanong po sa akin, sigurado po ba kayo na hindi pa kayo na radiation o chemotherapy? Ang sagot ko po sa doktor ay, bakit po dok, may problema po ba? Hindi na sumagot ang doktor, pumasok uli siya sa loob ng room ng CT scan. Then after akong ma-CT scan, kinausap uli ako ng doktor sa 3 beses at sinabi niya sa akin kung meron daw akong mga dokumento o mga ginawang laboratory na dala ko para daw ma-confirm ang ginawang CT scan chest abdomen sa akin. May daraman ako pero hindi ko pinakita dahil gusto kong malaman kung ano ang nakita nila sa chest abdomen ko. Hanggang sa umuwi ako sa bahay, kinuwento ko kay Chanda ang nangyari sa akin. Ang akin lang, simula nung 9 days ko na hindi ako nag-heavy bleeding at wala na akong pain na ramdaman until now. Doon ko nakilala si Dear Placenta na totoo pala, na may ginagamit pala ang Diyos na kasangkapan bukod sa tao na tutulong sa'yo at yung gamot din na makakapagpagaling sa'yo. Kasi wala namang imposible kung gugustuhin talaga natin gumaling. Dahil tayo ang may gusto na magkasakit tayo, gusto rin natin gumaling. Hindi ganun kadali para sa isang may sakit na gumaling, na hangarin na gumaling. Pero marunong ang Diyos sa lahat. Ipinakilala niya sa akin si Dear Placenta. At nung nakilala ko si Dear Placenta, ngayon 2 months na ako nagtitake ng placenta, masasabi niyo ba na may cervical cancer ako? Nakakatayo na ako, nakakapaglakad, nakakapunta kung saan-saan at walang dinadalang mabigat na karamdaman dahil kay Dear Placenta. Salamat sa Panginoon at salamat kay Chanda, lalo-lalo na kay Dear Placenta dahil sa kanila ginamit silang kasangkapan para gumaling ako. Sana kayo din, may sakit kayo o wala, itry niyong gamitin si Dear Placenta nang mapatunayan niyo na totoo ang sinasabi ko. Magandang araw sa inyo lahat at salamat po.